by Freight Cosmetics. Sa mandako ng Pilipinas kayo naroon. Canton, Israel ang muling sumasa inyo. Para sa panibagong episode ng WOTN na nagbabalik. Ayaw talaga mamatay. marami po tayong natanggap na reaction. Di na po tayo papadalos-dalos. Padadalos-dalos, paligoy-ligoy. May mga reaction po tayong natanggap. Bunga ho ng ating pinaka-huling broadcast noong Webes. Batingin ko muna si Alexa Serial. Good evening. Happy kami, Sir Anton. Sinisipag ka. kailangan. Kamusta ako kay Doña Rufina? Alam kong mga magagaling at mabubuti kayong mga anak ni Doña Rufina. Jess Yalurin, basahin ko lang muna itong ano. Good afternoon, waiting mo sa mga updates. Sana may magandang mangyari. Pagpalain na sana tayo ng pong may kapal. And God bless sa lahat ng members ni Madam Princess at ng QPECOG 999. Siyempre, magandang gabi sa inyo. Good evening, Canton, from Czech Republic. Czech Republic ito kay Anisela Watson. Hello, everyone. Bukas, magkakaroon ng total solar eclipse dyan sa Amerika. Siyempre, may mga umugung-ugung na ominous yan. Dahil nga naman, kinakain yung liwanag ng dilim. Ominous yan. Pero dito sa atin, hindi na natin yan masasaksiyan. Kung ang oras ng solar eclipse ay gabi naman dito sa atin. Ibig sabihin siguro, kung gabi dito, mas magwawagi tayo. Kasi kakainin natin yung liwanag ng Amerika. biro lang. Napakadami naman ng miyembro ng WOTN. Nagsimula kaso namatay na ang iba. Totoo yan. Yung iba nagsawa na. Totoo rin yan. Sana mga pioneer at lagi nakatabay sa update mo, may biyaya naman sana. Ihingi natin yan kung meron nga ba. Pero yung nga ang malungkot dyan, wala pa akong naririnig na commitment tungkol din sa payout. Kaugnay niya, may comment din sa ating YouTube na pinorward nga sa atin. Pero bago yan, nais ko pong, kinalulugod ko po, kinagagalo ko pong sabihin na ang inyo pong mga points sa Fred, kung may puntos ko kayo ng 300, 400, 1,000, 2,000, kahit 1 million. Kahit 1 million, pwede nyo na po yung i-encash. Yung puntos ninyo sa Freight Points, pwede na pong i-encash gamit ang Send It. Mas mabilis po yan kaysa dun sa Next Pay. At sa bangko po, ipadala. Mga international banks, nakalista po dyan. At tatanggapin po yan ng system ng Freight F1 na atin pong kinagigiliwan. Okay? And noon ho, kasi nung tayo nagsimula pa, ignorante pa ho ako. Masyado ako mainipin . Nainip po ako. Nainip din yung iba nating mga kasama. Pero yan, ayan na. Inayos na ho yan ni Mr. Fred. Nang sa ganon, yung commitment na binitawan ho niya at binitawan ko rin na nauna nga lang ako. Nag-advance sa information. Alam, taga-media ganyan . Ayun. Yeah. After ilang months, 10 months, nandiyan na po ang Fred F1 na maaari po natin gamitin sa ating pong remittance, maging saan mang bahagi ng mundo, gamit ang Freight Points, convert sa cash, kahit yan isang million, pwede. Okay, so, ito na po aking babasahin at sa yan ay tutugunan, sabot ng makakaya ng ating panauhin. Pinorad po itong screenshot na ito ng isa nating taga-subaybay. Ito ang message, Canton. According to my intel, wala ang pangalan ni WVM sa heritage account. Sino ba si WVM? Hindi po ito si Tiburcio. Kundi yan po si William Villamor Morales. Hindi po Marcos. Okay? WVM. William V. Morales. Marami na pong nakulong gamit yung account na yan. At kung meron man,
bakit natin pagtutunan ng pansin ang account niya na ipinamana kay so-called Madam X, eh wala namang payout on her end. Huwag naman po sana natin burahin ang pag-asa ng mga umaasa nang dahil lang sa isang account holder na kakilala mo lang, personal ba o representative at documents lang? Kasi meron namang tutulong na nagpakilala na ang personal sa'yo at I believe na forwardan ka na rin ang legal documents nito na galing pa sa BSP. Huwag na natin sayangin ang ating panahon sa mga questionable at di naman siguradong makakatulong sa sambayan ng Pilipino. Remember, marami sa mga followers mo gaya ko na naniniwala na meron tayong payout na magaganap po na magaganap. So sana wag natin lahatin na wala kasi sa iba, meron kaya doon tayo sa puso na tutulong. Okay? Doon po sa nagpadala po ng mensahe na yan, nais ko pong i-inform na unang-una ang platform ng WOTN hindi po nagsimula dahil tayo umaasa ng payout. Sinimula nung namin to ni Rose Calieja, ni Kuya Ed Neri, ni Jess Romaldes Marcos, ni Saldi De Leon. Ang layon po yan eh towards discovery, towards accumulation of knowledge. Yun po ang pinakalayunin ho niyan. Malaman natin, meron nga ba? Malaman natin kung ano nga ba talaga ito. And nag-evolve po siyempre sa kaka-gather natin ng informasyon. Unang-una, ina-interview ko si Don Tiburcio. Eh siyempre, yun ang sinasabi niya. May payout. Nag-interview tayo si Luis Yoyongco. Ganun din, para sa taong bayan. At yung mga iba pa, the rest na na-interview natin, ganun po ang kanilang plataforma. Sa oras na lalabas, merong payout bawat mamamayan. Naalala nyo, DCB Comfy, at kung sino pa yung mga nakaraang na-interview natin. So, sumatotal sa 7 taon, 2017 ito, kung di ako nagkakamali, naalala ko. Hanggang ngayon, 2024 na, may mga nangamatay na. Totoo yan, may mga namatay na. And wala pa rin. Wala pa rin. Pero after 7 years, meron tayong nakita na mukhang ito na nga talaga. Yung William B. Morales account na yan. Tungkol po dun kung bakit wala sa heritage list, wala dun sa mga dating records, ipapaliwanag yan sa atin ni Roel Villamor. Hindi po yan ang tunay niyang pangalan. Alias lamang po na Roel Villamor. Pero siya po ang kauna-unahang tao noon pa man, noong kasalsagan ng interview natin kay Prinsipe, na nag-brought up niyan sa akin tungkol diyan sa William B. Morales account na yan. Pero lumusot lang sa tinga ko yan dahil masyado po akong abala at hindi ko po masyadong binigyan ng seryosong pansin. Until sa ako'y pinatawag at nakilala ko nga itong representante ni Madam at ipinaliwanag sa akin. So, may nag-post to last week. Anong last episode? 943 billion yung laman. Totoo po. Totoo. Pero yung accumulated amount na po ngayon, updated, yung pong nakita ko, updated po eh. At hindi po ito dokumento na galing sa BSP, kundi galing po ito sa isang malaking bangko. Isang napakalaking bangko at nandoon po yung updated amount kung magkano na po yun. With trillions at her disposal. Sabi kasi ni Prince Charles, with trillions at his disposal. Accurate? Mukhang accurate at aakma. Ayon doon sa official document na yon na ipinakita sa akin ng representante. So hindi ko na patatagalin. Welcome sa ating palatuntunan, alias Rodel Villamor. Magandang gabi sa iyo, Rodel. Magandang gabi po, Canton, at sa iyong mga taga-subaybay. Magandang gabi sa inyong lahat. Matagal na tayo magkakilala. And naalala ko, binitali mo sa akin yung mga na-inkwentro mo at nakita mong dokumento pertaining to William Villamor Morales. Matagal ko na rin naririnig ang pangalan William Villamor Morales dahil yan ay akin din pong nasusumpungan doon sa mga dokumento na pinipresenta ni Tiburcio, ni Don Tiburcio, ng kanyang samahan, Alpha Omega, pero nandun doon nakapirma yung kanyang pangalan at isa siya doon sa mga signatory. So may mga hindi po akma, hindi po accurate. And kung inyo pong i-research,
Si Tiburcio William Hortan Marcos ay nakulong ho. Nabalita po yan. Ay pinorward sa akin ni Fred Francisco na sa South, ayon sa South China Morning Post, ay nakulong, nakasuhan si Don si Tiburcio William Hortan Marcos. Ngayon, meron po isang Tiburcio William Hortan Marcos na taga Calamba, Laguna. So hindi ko masabi kung alin sa dalawa. Kung yung si Don Tiburcio na na-interview ko o yung isa pang Don Tiburcio William Hortan Marcos na taga Calamba. Anyway, simulan natin na Rodel. Ano ang alam mo tungkol sa WVM account, please? Okay, ganito po yung kaanton. Ang WVM ay mayroon po siyang 106 na pseudonyms na ginamit na mga alias niya. Nandyan yung Jose Antonio Diaz, yung King Pisser, Spiritual Wonder Boy, King ESM. So, dito sa kanyang account ng WBM dito sa Thailand, na limang bangko kasama yung Central Bank ng Thailand, 51 lang na alias ang kanyang ginamit dyan. Pero itong WBM na account, ito yung pinakamalaking account nung panahon nung ni Rizal. Kasi ito yung yaman na ito na nakulikta ni Rizal galing sa mga elite na nagtiwala sa kanya. Yung mga hari, mga emperor. Sa bawat bansa, actually si Rizal mayroon doong mina ng ginto kasama yung mga elite sa bawat bansa. Kaya kung makikita mo kaanton, may mga na nabanggit mo sa programa mo yun dati na si Rizal may monumento sa bawat bansa. Ayun ang pagkakilala kay Rizal. Mataas ang pagkakilala nila kay Rizal. Kaya yung mga mayayaman na may mga tangan-tangan ng mga kayamanan, ipaginagkatiwala sa kanya. So yung global wealth na yan, parang naipon sa isang kaban. Ito nung dumating na yung pagkakataon na sa panahon niya na yung kanyang anak ay lumaki na. Yun ang naging trustee. Yun ang unang WBM na anak niya. Doon ipinagkatiwala ang yaman dahil itong yaman na WBM, ito'y pinag-aagawan ng buong mundo ng mga ano, ng mga Illuminati, yung mga... Actually, itong si WBM na ito, siya ay dating white, ano siya, isa siyang memory din ng white kalaban cabal. Niya yung mga white cabal. Ang kalaban niya black cabal. Okay. Sa pangunguna ni Bush Senior. Alright. Okay, na hunting nga ito sa siya dahil gusto makuha, ipasurrender niya, pinapasurrender sa kanya yung kayamanan niya. Okay. Pero hindi siya pumayag dahil ang kayamanan ipinagkatiwala ay kayamanan ng buong mundo para sa... So hindi lang pala ito yung wealth of the nations kasi maraming bansa. Yung wealth of the nations. Yes. Ha? Yes, kasi yung time na yung kanton, nung panahon ni Rizal, sa bawat bansa meron siyang gold mine na mina. So bukod doon sa naipon din ni Rizal, nakaipon din siya ng mga kayamanang ipinagkatiwala sa kanya. So sa makatawid, itong William B. Morales na ito, hindi ito tao talaga na yun ang pangalan, kundi ito ay isang code o alias o pseudonym. Itong William B. Morales na pangalan, totoong tao yan. Pero ginawang code yan siya. Okay. Ginawang code. Pero totoong tao yan, pangalan lang tao yan. Pero ang sa likod ng WBM na yan, yun yung Jim. Taong may tangan talaga niyan. Na yung alias Santa Romana, Father Antonio Diaz, lahat ng mga pseudonyms na yan na 106, iisa lang ang pumirma na niya, tao na yan. Okay. Itong taong sa likod ng WBM. So, yan ba yung nabanggit mo na anak ni Jose Rizal? Ito, yes. Okay, ikwento mo kung ano yung story tungkol dyan na anak ni Jose Rizal na tinago
Siyempre nga naman, eh, kung alam ni malaking kayamanan na nasa pangalan niya, eh tutugisin talaga yung mga pamilya niya, di ba? Kung meron man. Ha? Yes. Okay, sige. Kwento mo yung mga lalaman mo tungkol dito. Itong si itong WBM na ito ay pinanganak siya noong 1887. Ito ay ipinanganak sa Hong Kong. Ang kanyang nanay ito, ang nanay nitong ano na to, anak ni Rizal ay si Josephine Bracken, ang kanyang nanay. Lahat tao, nung mga anak ito sa Hong Kong, nandoon noon si Quezon na hindi pa naman siya presidente nung time na yon. Siya ay kaibigan ni Rizal. Siya ang namahala. Ipinagkatiwala niya kay Quezon yung kanyang panganak ni Josephine. Siya ang namahala. Kaya nung ipanganak yung bata na yon, automatic pinatay na agad ang pangalan. Pati yung ano, pinatay na yung pangalan ng bata, na sinabing wala, napatay na. Kaya ang apelido ng bata, ang kanyang apelido, middle name niya, ibinigay niya sa pangalan Quezon, ang apelido ng bata. Okay. So, yun ang istorya niya nung lumaki na yung bata na yan. Ito ay kapatid niya, no? Kasi dalawa ang naging anak ni Hitler, ano, si Hitler ang kapatid niya. Dalawa ang naging anak niya ni Rizal, si Hitler, isa. Mm-hmm. So, nung itong batang ito, nung lumaki, nung tinugis-tugis ng ano, boss, kasi gusto makuha yung kayamanan. Nung 1941, nagtago ito dito sa Nueva Ecija. Yung bata na yan. Oo. Okay. Kung nandito sa Nueva Ecija, nagtago siya. Nag-alias siya ng ano, itong General Zaragoza, Canton siya yon nung panahon na yon. Okay. Nung 1941, na nakasama yan ni Apo noon sa USAPI. Okay. Sila magkakasama. So nung, ano, dahil ang negosyo ng ni Jose Rizal ay pinagkatiwala na sa kanya, nagpunta ito sa Amerika, doon siya naglagi kasi nandun yung kanilang mga negosyo. Sinanting nga siya doon na, ni boss na gustong kunin yung kayamanan na yan. Kung hindi mo ibibigay yan, ipapasatokil siya. Ang nangyari, kinausap siya ni Apo, kasi si Apo ang naging abogado niya noon, na ano ang maganda dyan na lang, kung gusto mo, ilagak na lang natin yung kayamanan yan sa isang bangko na lahat ng bansa pwedeng makinabang, pwedeng kumuha, makinabang humiram doon sa tubo ng pera na yan. Kasi kung hawak-hawak mo yan, papatayin ka, di mawawala yan. Yaw, sige, pumayag naman niya sa WBM na yan. Nung pumayag, yun na yung time na inayos na ni Marcos yung ano, ni FM yung mga kayamanan na yan. Kasi siya na ang naging abogado, siya na ang pinagkatiwalaan. Na-surrender na, naiayos na. So, yung ang story ng WBM, panahon pa yan ng yung panahon pa yun ng kasabayan ng mga kayamanan na pinanggalingan ng kayamanan ng mga Talyano. Mm-hmm. Nung na-transfer na kay Apo, nung nagpalabas na ng last will of testament si Apo at si Doña Josipa, kasi namatay lang itong si sa 126 ang edad ni WBM, namatay. Mm-hmm. Nung 2013 lang kaandon. So bago mamatay, may arrangement na sila ni Apo. Inayos niya na. Okay. So lahat ng mga doon first time na idokumento lahat ng mga kayamanan na yan na ipinagkatiwala galing kay Rizal, napunta sa anak niya, napunta kay Apo. First time na doon dinokumentuhan na ni Apo. So ilinagay na yan sa lahat ng mga ano dapat paglagyan. So wala na yung ano, kaya nagkaroon ng heritage account. Mm. Canton. Parang yung WBM na yan, winasak niya na, hindi niya na buo. Okay. So ang tungkol kay dito sa anak na to, no, na si WBM na ayon sa nasagap mo ay anak ni Jose Rizal. Eh, sino naman itong si Jose Antonio Diaz na nakapirma din? Yung nakita ko kasi yung dokumento, nakapirma doon si Pangulong Marcos, may isang malaking tao, hindi ko napapangalan, pero hari yun,
At nandun din si Jose Antonio Diaz at mayroon pang isang nakapirma rin doon. Now, sino itong Jose Antonio Diaz? Siya rin ba si Severino Santa Romana? Ganito yung kanton. Nung ang kayamanan na yan, nung hinahabol-habol nga, itinago muna ni WBM sa Vatican. So, ang nangasiwa doon, si Bishop Antonio Diaz, ang nangasiwa na yan. So, nung kalaunan na, nakita din ni WBM na yung mga ano doon, mga nando sa loob ng Vatican, kumukupit-kupit. Kumukupit-kupit, maraming nawala. Pinull out niya ngayon yan. Pinull out. Kinuha. So, totoo yon si Padre Bishop Antonio Diaz, totoong ano yan. Isa yan na may, doon sa Vatican, may ano yan siya, may tungkulin. Mm-hmm. Isa yan sa ginamit din na pseudonyms ni, ano, ni WBM. Mm-hmm. Pero, si WBM, si Santa Romana, ang pumipirma dyan, isa lang, yung anak ni Rizal, na si WBM. Okay. Now, tungkol din sa katanungan, wala naman doon sa Heritage account yung listahan na William B. Morales. Ano ang paliwanag doon? Doon sa Heritage account versus doon sa ngayon ay tinatawag na M1 account. So may ano, may transition no, nag-transition from Heritage account to M1 account. So yung M1 account hindi po yung tao, kundi account po 'yan. So anong paliwanag naman doon kung hindi nila makita doon sa Heritage account? Ganito yung kanton, yung di nung na-transfer na yan kay Apo, yung kayamanan na yan, sinap-chap na ni Apo yan. Inilagay na sa mga dapat paglagyan. So doon sa Heritage, mayroon yung Heritage na yan, kaya yung mga dormant account na yan, kasama yan sa Heritage account. Kaya may mga binigyan din siya ng mga keeper ng ano, galing na yan doon sa ano, galing na yan sa WBM, pero yung WBM yun, nung panahon ni Marcos, ano na yon, parang nahati-hati na. Actually, may mga account nga ngayon na nasa ibang bansa na bukod-tangi lang yun na account. Na actually, nakakuha na sila dito sa Pilipinas, meron na sila. Pero galing yan doon. Galing yan doon, Sir Anton, sa Heritage. Kaya nung kasagaling na pagtago nga ni Apo niyan, pati si Apo nahirapan din siyang mag-withdraw sa sarili niyang ano, trabaho. Yun nga ang sabi sa akin ano, ng informante na hindi daw basta-basta talaga yung naging proseso nito. Kumbaga BST, Blood, Sweat and Tears. Para lamang ito ay marating sa estado kung ano ito sa ngayon. No? Yan ang paliwanag sa akin. Sa aking pagkakaunawa, ito nga ang Heritage account. Nagsimula sa Heritage account, pero maraming ang hinabol. Sinasangayunan ko yung sinasabi ni Ronel. Kabilang na ho siyempre dyan, noong panahon ni Cory Aquino, na isa sa mga kating-kati, na nakikita ko na kating-kati na habulin niyan, ay si Cory Aquino at yung kanyang kasapakat na si Cardinal Sin. Siyempre, si Cardinal Sin, ang kanyang interes ay nandoon sa Vatican. Eh kung ano man yung nasa likod niyan, kung yung kasama diyan sa kayamanan na kayamanan ng Vatican, hindi na natin po mabubusisi yon. Pero nandudunu talaga yung intensyon na alamin yan magmula pa ho nung PCJG. Now, ang aking anang tsurya, no, nang hinahabol na yan sa PCJG, eh siyempre gagawa ng paraan ng mga bangko yan. O, kung saan mga nakalagak yung mga ginto na yan, sila mismo ang magsasabi na gawa ninyo ng paraan na maitago yung account na yan dahil hinahabol. Ngayon, saan nakakuha ng dokumento yung mga scammers? Siyempre, punta ka lang sa PCGG, mag-request ka ng document, bibigyan ka niyan. Ngayon, kung hindi totoo yung William B. Morales account na yan, disinsana ay walang nakulong. O dokumente doon, nakalagay ko, pinorward sa akin ni Fred, na si Tiburcio ay nakulong. Kung ikaw ay magpipresenta lamang ng peking dokumento, sasabihin siguro umuwi ka na, huwag ka nalang bumalik para hindi ka namin ikulong. Pero kung ikaw ay pupunta ron na yun, tama yung pangalan ng account
ay yung ibang detalye ay tama pero ikaw ay impostor, ay talaga makukulong. Kasi may dalawang pagkakaiba ho yan, na kung pag ikaw ay pumunta lang doon, yung papel mo ay walang halaga, eh ba't ka papakahalagahan ng bangko? Mm. Kaya ka pinakahalagahan ng bangko, mahalaga yung ginawa mo, kaya nga lang mali, kaya kulong ka. So may probahan, di ba, Andrew Del? Katunayan, Canton, di ba yung namayapang ano, ating presidente noon na si Tabax? Oh, may mga ganun din istorya. Si Tabax. After na matapos sa term si Tabax, kasi mayroon siyang Intel insider na yun ang linakad niya agad sa Hong Kong, yung WBM account. Mm-hmm. Ganun ba? Pumunta siya. Bit-bit niya yung isang presidente na babae noon. Doon. Sama sila. Pagdating doon, claim niya. Eh sabi naman ko, eh, sorry po. Kasi ang pang 14 na presidente, ang nakalagay doon sa LOI, sa letter of instruction, ang 13 president, doon ngayon ilalabas yung redemption, yung mga tubo ng mga deposit na pera noon. Kasi nasa letter of instruction yan. Ilalabas. Eh ang ating natao noon, si Hirap ang pang 13 na presidente. Uh-huh. Uh-huh. Kaya medyo binulabog siya ni Tabax kasi nakatunog. May info si Tabax. Okay. Eh, ayaw niya mapunta roon. Kaya ilan yun niya? Binuljak-buljak, di ba? Natanggal, nawala. Uh-huh. Pinalitan ni yung maliit. Uh-huh. Na babae. Takbo sila doon. Well, di nila na-claim. Nakulong doon si Tabax ng apat na araw. Nakulong siya roon ng apat na araw. Doon nga sa maliit na babae, talagang inamin sa atin ni Anthony Santiago Martin. Na, kasi yung Anthony Santiago Martin, lumabas ho yung pangalan niya doon sa isang bogus na Last Will and Testament. Pero may ginamit silang tao doon na ang pangalan talaga is Anthony Santiago Martin, na nakatira doon sa nakalagay doon sa Last Will and Testament doon sa Bulacan. Pero inamin sa atin ni Anthony Santiago Martin na yung kalunos-lunos yung kanyang sinapit dahil muntik na siyang hindi makauwi doon sa China. Dahil ginamit nga siya. Eh, kasi hindi naman ang signatory noon, hindi pseudonyms lang yun, WBM. Pero so yung ating pinag-uusapan ngayon, marami hong nag-interest diyan sa WBM account na ayon kay Rodel ay isang umbrella account. Ano ibig sabihin nito, Rodel? Kasi siya ang pinakamalaki, pinakamodel account yan siya. Na, kasi biro mo, dito lang sa India, 50 plus na bangko ang WBM dyan. Pangalawa, sa Africa, 50 plus din, pero ang ano, nasa 59 yata yung India, 52 o 51 yung Africa. So marami sa lahat ng mga bansa, 172 na mga bansa, kalat ang WBM dyan. Mm-hmm. Yun ang ano dyan. Kaya... Hello, Rodel? Hello? Naputol si sige. Ang nakulong diyan sa pag-claim ng WBM. Eh may datos 'yan sigurado. Hindi ko na lang muna tinanong yung representante nung kami nagkausap kasi parang lalabas na napaka mausisero ka naman nito kung bubusisihin mo pa. Hindi ko ugali 'yun. Daniel, nung tanto nung naitago ng maayos yan, kumbaga naiayos talaga ng maayos, naisalansa lang maayos yan nung panahon na ni Apo. Talagang 1983, tama yung nabanggit mo na nung 1983, hindi na si Apo ang nandoon kasi inaayos na yan hanggang sa, nung mawala siya dyan sa, wala siya dyan sa Malacañang. Mm-hmm. Kasi 1983, wala na siya dyan kasi isinalansan na niya itong mga account ngayon. Dahil alam niya
nung panahong pa ni WB mat hanggang ngayon na talagang hinahabol yan. Hinahabol yan siya. Hinahanap ng mga... Oh, lalo na hinahanap. Sa ng CIA, di ba? Kasi ayon dun sa aklat ni... ng kasakaibigan natin, nakalimutan ko lang, hindi na pumapasok sa isip ko na nabasa ko. Ano sila dyan? Ah, na talaga, nung panahon na yan, bago paalisin si Apo, hindi naman pinalis yan dahil sa politika, kundi dahil sa pera. Gusto ng CIA pera. Kumuha ng pera. Eh, ayaw na ni Marcos, sabi, utang ka ng utang, hindi naman binabayaran eh. Ah, di ba ganun? Totoo yan. Eh, sabi ng Amerikano, bigyan muna kita ng 20%, utang muna 80%. Hindi, gusto mang utang. Bigay niyo muna 80%, bigay utangin mo 20%. Eh binantaan daw siya, binantaan si Apo na sige. Kung gusto ayaw mo nang magtagal sa pwesto mo, mangyayari kapag hindi mo kami pinagbigyan. Eh hindi talaga pinagbigyan ni Apo. 'Yun ang nangyari. Kinabahan sila noon nung sinabi ni Apo na ano, ilalabas nila yung currency, yung isang dollar. Nung ilalabas na yung isang dollar. Paano nga best story na-alarma? Na-alarma sila kasi pag lumabas ang isang dollar, wala na ang kanilang anop. Ayun. Siyempre, well, ang labanan kasi noon, domination ng US dollar. Kaya nga hinawakan nila yung langis ng mga Amerikano at nasa ganun, lahat ng bumibili ng langis, isa lang gagamitin currency, yung Amerika, di kontrolado nila yung buong ekonomiya ng buong mundo dahil US dollar nga ang pinaka-powerful na yes. currency. Ayun ang yes. philosophy nun. Eh, ginawa yes. naman ni Apo, pinautang niya ng ginto yung mga Arabiano. Siguraduhin mo lang na may langis ang Pilipinas, ha? Noong 1973. Kaya panay punta ni Imelda dun. Oh? Sino, yes. sino ba kaharap ni Imelda? Si King Fahad. Di ba? Pera ng ano yan. Pinanggalingan ng WBM yan na ano na. So, sa panahon ni Apo, ano na yun, bank guarantee na ang ibinigay niya dyan sa mga bansa. Ah, ganun. So, talagang matalino si Apo dahil alam niya yung leverage niya, di ba? Kung paano niya laruin yun eh. Kahit... Ang tindi. Ang galing. Sige. Ito, Anton, maraming nagki-claim nga diyan na ano William B. Morales mayroong dumating daw doon sa HSBC ang ano William Marcos. sabi daw ng bangko, wala yan, fake yan, hindi yan. No, ma'am, original yan. alam ng bangko yan eh. May dumating na naman doon. Ano? William B. Morales nga. Pero pick pa rin kasi hindi nila kilala kung sino yung dapat na magpakita doon. Oh yes, kasi inaantay ng bangko ang original talagang totoo na WBM. Kasi pag lumabas 'yon, may team re agad 'yon na may doko. Kasi tulad noon, may nag-claim doon sa Heritage na ano, may nag-claim doon sa ibang bansa. Bakit sino nagbigay sa nito? Bakit meron ka? Sabi niya, committee. Sinong committee? Committee of 300. Sabi niya. May authority ka bang ipapakita na katunayan na ibinigay sa ito? Kasi ang nakapirma doon, signatory si Apo eh. Mayroon. Pinakita niya. Kasi... pinakita niya yung sulat ni Apo. Tama yan. Nabasa ko yung ka-Anton, yung sulat na yun, ha? 2019 lang. Tapos chinik nga yung firma. Kasi dalawa ang firma ni Apo. Dalawa. Isang sa private, isang sa pera. Yung sa pera, yung sa pera, yun yung nakikita mo sa dokumento ng mga scammers, no? Yun. Pero makikita mo rito sa firma nito, sasabi mo, parang hindi ito firma ni Apo, ha? Di ba? Ayun. Mayroon siyang firma na medyo hindi katulad din sa pera. Sige. Buti na raise up mo yan. Trinish talaga kung genuine yung firma. Kaya nung nakita ng tunay, sabi nung bangko, saglit lang sila, inawagan.
sumagot yung ano, tinawagan na, ah, sige, tulungan nyo, ayusin nyo atin yan. Buti pinaalala mo sa akin kasi yung nakita kong dokumento, nabi ko, parang iba yata itong pirma. Eh, yung ginagamit nila Tiburcio, yung sa mga iba pang mga nagpresenta ng papel, ng dokumento, katulad ng ni dating ano, yung mga bla bla bla, eh yung sa pera yung gamit nila. Pera. Mayroong isa na hindi wala sa pera. Talaga ko, narunong si Apula kayo pumirma ng kaliwa. Right. Ano yun? Left and right. Ayun, parang kaliwa yung ginamit. Eh. Left and right na bumalat yun. Ah, pero ganun din yung stroke, ganun din yung style. Pero syempre, kumu kaliwa, iba yung dating, iba yung dating. Mayroon lang konti. May parang lumubo konti. Tumaas ng konti. Yes, lumubo. Oo. Ayan. So, alam yun ng mga ano. Mga nakakita na itong WBM account na to. Yun. Sabi yun nga ni Daniel David, at last, the WBM account now really exists. May nagpakita sa akin yan 14 years ago. Mabuti at nakaabot ako, sabi naman ni House of Bae. So, ang tanong ha, tungkol dun sa payout, unfortunately, teka muna. Canton, panoorin mo yung video ni Epifanio Labrador tungkol kay Mayor Lacson. Ano ba yan, yung kay Charito? Wala, okay yun. Medyo ano yun. Personal ata yun. Tsaka kay ano, okay lang yan. So, tungkol naman doon sa payout, Edison. Halimbawa, kung nanunood si Madam, ano naman ang masasabi mo tungkol doon? Kasi may mga umaasa nga dahil ito naging tradisyon para makahikayat ng suporta ng tao. Lalakad nila dito sa ganito, kailangan na nalang ng financing. Gaya nung babae dyan sa norte na hindi na nga makalakad, at sasabihin ni si Apo Lakay na stranded sa London, kailangan ng pamasahe dahil dala-dala niya na yung tagumpay, di ba? Magbigay na kayo ng inyong inyong latag at ang mga latagers. Ano naman masasabi mo dahil yun ang sabi, parang pasasalamat ni Apo Lakay. Pero hindi naman ganun talaga ang siste, kundi pinadadaan ito. Halimbawa, ako nga yung may hawak ng account na yan. Bakit ko ibibigay ng freely kung pagdududahan naman ako na galing sa akin, di malilintikan ako. Parang gano'n Una-una, economic sabotage. Pagdududahan. Yung pamilya ko, paano naman yon? Pangalawa, economic sabotage naman din. So, paano mo, alam, nanonood si Madam ngayon, paano mo, ano sana gusto mo mangyari na happy tayong lahat? Pilipino muna, para maging happy tayo lahat. Actually, yung bago mamatay yung asawa ni WBM, mayroon siyang sinabing babae. May babae siyang sinabi na itong babae nga na ito ang parang pinagbigyan. So, hindi ko lang muna elaborate kasi sige lang. May mga babae tayong nagki-claim marami, di ba? So, i-trace muna natin yung mga babae na yung sino talaga yung sinasabi nung kasi yung asawa ni Jose Rizal ay yung anak ni asawa ng anak ni Jose Rizal. Yun ang pinaka-trust ni Apo. Kaya nasa kanya listahan lahat yun. Alam niya kung sino yon. Kaya pinapahanap ng babaeng ito. Nabanggit mo na sa akin yan noon, sa amin, sa programa mo, na yung babae na yon. Pero sa sunod na lang na topic natin, yan. Pero may pag-asa. May pag-asa kasi itong kapirahan talagang lalabas yan. Pero may kunting pumipigil pa kasi di naman papayag yung iba dyan na lumabas yan na walang share ang Kasi doon sa LOI niyan, 70-30 talaga yan. Ayan. Ang naman dyan, ang sabi naman, indirectly, tayo ang nakikinabang. Halimbawa, ngayon lang sa 2025, ini-envision ng Philippine Navy na makakabili sila ng may 100 mahigit na gagamitin nila sa sakyang pandagat, mga fast craft, etc. sa kukuha ng pondo.
ang Air Force, ganun din, meron ding upgraded ng equipment, tapos yung mga war ammunitions natin ay ina-upgrade. So, ang sabi pala ni General na taga Prisco, ni General Prisco, alam mo, my good evening, General. Sabi niya, the inflation being reasoned out is not true. So, hindi rin totoo may inflation. They traded the said account in Hong Kong and Singapore, then divested it in the Bahamas. Ewan ko kung ano yung sinasabing tinitrade. Yung pala, ang ganito bang account tinitrade din ito? Arden? Yes. Yes. May mga trader na humihingi ng ano, project. Aha. Na humihingi sila ng project, project na yung ibig sabihin yung humingi sila ng financing, pera. Hmm. Nung malapit sila doon, idinadaan sa trade. Binibigyan sila ng bank guarantee. Standby letter of credit, mga ganon. Oo, yung ganon, mga ganon. Ah, malalaking, marami namang klase yan. Malalaking investment na. Oh, tulad ng Saudi, ang laki ng binigay dyan ni Apo. Kaya yung pag-asinso ng Middle East dyan, pira lang ano yan, pira lang WBM yan. Tsaka palagay ko, kasama sa usapan nila na Pilipino kukunin mong workers, ha? Wala kayo lang. Uunahin mo mga pero, OFW, ha? Mga OFW. Palagay ko, ganun ang naging trade-off ni Apo dyan. Pero sa ngayon, hindi na nila muna binalik yung pera dahil siyempre wala namang nag-asikaso pa. Pero dati ang araw, mayroong mabubulagaan na lang yung mga yan. Kasi, pero nasa isang malaking nasa isang malaking bangko yan, Arudel, ha? Nasa isang malaking bangko yan. Siyempre may update na kung gaano nang halaga nung ginto, kasi ginto yun eh. Yes, yes. Ginto yun, tapos siyempre may conversion yun, kung magkano, may valuation yun. Nako po. Oo, yun. Nung nakita ko, masasabi ko, totoo yung sinabi ni King Charles eh. With trillions at his nga lang, hindi pala her. At her disposal. Totoo yun. Totoo yung sinabi ni ano ni King Charles. Pilipino yun, Anton. Siya. Pilipino yun. Pilipino. Actually, yun din ang nagbigay ng pera kay Trump ngayon na $3 trillion. Nako po. Binigyan niya si Trump dahil humingi si Trump dahil doon sa programa ni Trump na ano, doon sa mga homeless sa Amerika. Mm-hmm. Ng mga Amerikano o mga halo-halo na basta may Pilipinong Amerikano na binigyan siya, pero hindi pa ngayon ma-withdraw ni Trump dahil hindi pa siya nakaupo. Kasi red flag 'yon, delikado. So ito nakaupo na siya. Ito ay sa mga nasagap ko naman, ano, nasagap ko. Pasensya na kayo, nagbe-vape ako. Nasagap ko, ang pamilya ni Madam Imelda ay meron din naman. So, mayroon sila. May kanya-kanya sila. Mayroon yun. Kasi hindi naman pwedeng mawala. Pero iba yung para sa humanitarian, dun sa People of the Philippines, global, ano, para dun sa pangmundo. Pero yan, kasi assumption. Hindi, ulitin natin, Joy. Ha? Assumption lang natin yan. Kasi hindi pa natin nakakausap mismo yung may hawak yan. Maliban na lang siguro kung sabihin niya talaga may ganun. Ano sa tingin mo? Sige. Masarap pakinggan eh. Pero para makasiguro tayo na ganun nga talaga, may plano talagang ganun, kung magkakaroon ng chance, yan ang una-una kong tatanungin. Paano bang para sa taong bayan kung meron man? Ang Actually, sige. Anton, mayroon ng mga ano, mayroon ng mga keeper ng ano na binigyan ni Apo ng ano na lalabas na yung kanilang funding kasi may mga project eh. Kasi pag walang project, medyo yun ang hindi talaga yung papayag. Ngayon may project itong isang linabasan na, mayroon siyang project na ito namang pangalawang lalabasan, talagang ano ito, itong nationwide naman ito na kasi sabi niya, yung mga lupa na ating nitong natitira ay bibilhin lang ng mga dayuhan, huwag tayong papayag kasi dayuhan ang mamimili, paano na tayo? Totoo yan. Kaya siya ngayon, namili din siya ng mga lupa buong Pilipinas para preparation pagdating ng tagutom na ang ibang bansa, wala na tayong supply sa ibang bansa kasi sila, gutom na rin sila. So tayo, preparation niya ito. So
meron siyang humanitarian project para sa mga Pilipino. Ah, nakako. Ang kagandahan, nabigyan na ba ng pondo? Oh, mayroon na. Ang kagandahan lang tanto nito sa kanya kasi yung mga lupa na nandoon na nakuha niya, yung mga taong nandoon, doon pa rin sila rin ang magtatrabaho, may pabahay kumpleto. Mga bata libre sa pag-aral, hospital. Mayroon pa silang house on lot doon sa area na 'yon. Lahat. Oh, so, dapat talaga natin tutulan yung mga panukalang batas. Dahil yan eh yung Kongreso eh may mga lobbyisto yan ng mga kabal. Eh isa po sa mga nilalabi nila na yung sa constitution natin, hindi pwedeng mamili yung mga foreigner, eh gusto nila na yung mga foreigner ay magkaroon na rin ng karapatang makaari ng lupa dito sa Pilipinas. Maski yung ating himpapawid, yung ating broadcast spectrum, eh pwede na rin daw ibenta sa mga foreigner. Eh wag na po tayong papayag naman ng ganun. Isurbirin niya natin, isinasangla na natin. Hindi na kailangan ng investment na. Eh. Kung ang pinakamayamang tao sa buong mundo eh Pilipino o Pilipina, eh siguro naman hindi nasa radar yan ni Madam at hindi niya pa ihintulutan yan ng magwagi sa Kongreso. Ano? Tama yun. Kasi gusto rin ni Apo, yung kanyang mga proyekto nung unang hindi niya natapos para dito sa Pilipinas. Ito, yun ang instruction niya doon sa mga binigyan niya ng ano. Binigyan niya ngayon ng ano, karapatan para binigyan niya ng ano, karapatan na makapag-withdraw para doon sa humanitarian ng mga unang niyang hindi natapos. Sana. Itutuloy niya. Malalaman natin yan kapag nabigyan tayo ng pagkakataon. At sabi ni Alex Antolin, lagi sinasabi ni Canton yung babaeng taga Norte na hindi makalakad. My guess is Princess Elizabeth. Hindi Alex. Ang babaeng hindi makalakad, eh hindi ko rin alam kung buhay pa. Pero ginagamit pa rin yung kanyang pangalan. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Pero taga Norte. Taga Baguio ba yan? Taga La Union niya tayo eh. Taga La Union yun. Eh si Princess nandito lang sa malapit lang sa Metro Manila. So hindi yun. So yung taga Norte eh, mahilig magpalatag yung kanyang mga grupo, yung mga kagrupo. Nag-aasawa ng Pinoy, ganun naman. Tsaka sila namimili ng lupa. Ayun na nga. Eh kung makaasawa ng Bill Gates, binili na yung buong Pilipinas. Wish ko lang talaga na makaahon sa kahirapan ng bansang Pilipinas at makaahon sa kahirapan ng ating mga kababayan. Greetings from Zurich, Switzerland. Jerry, yung kahirapan talagang hindi natin alam kung paano natin makakwalify yan. Dahil yung may mga mahihirap nga rito sa ating bansa, sa pananaw ng mga may nakakaluwag sa buhay, eh naghihirap sila. Pero doon sa pananaw nila, sasabihin naman nila, hindi naman. Nakakaraos naman kami, masaya naman kami. So kanya-kanyang ano yan, way of life, kumbaga, kung ano na nakasanayan nila, yun na yun. Pero talagang meron pong mga talagang naghihirap, yung mga deprived, kumbaga. Gaya nung mga vloggers na nakikita yung mga bata, eh nag-uulam lamang ng asin. Nakakaawa rin naman talaga yan. Sana magpatuloy na yung project. Maambunan man lang tayo. Asin so ang ating bansa. Madam. Yung mga ganito ay masaya na ho ang Pilipino niya. Alam mo yung kultura ng Pilipino yun, madam eh. Ibang, wala ba tayo dyan? Ang masaya na ang Pilipino yan eh. Ang Pilipino, matiisin yan. Hindi naman lahat tayo eh bibigyan. Kumbaga, yung mga bata, may mga mga musmus, hindi pa yan siguro bibigyan. Ano? Yung mga kaidara natin, ayan. Eh, baka naman sa trillions na yan eh, hindi naman kayo mamumulubi, madam. Pero ang problema kasi, hindi natin alam kung ano si state dyan sa mga ano nila, dun sa kanilang mga usapin tungkol dyan. Kasi mga high profile to, hindi natin ito talagang marireach, no? Hindi natin alam ang usapin eh. Yung pananaw na ating pinahayag, eh nakabase lamang yan sa alam nating proseso, pero yung mga prosesong napakataas na hindi natin maabot, hindi rin natin alam kung ano talaga. Gustuhin man, halimbawa, nang may hawak ng account na yan, na maging masaya tayo kahit sa konting halaga o sa konting pabuya,
Eh kung hindi talaga po pwede, hindi natin paalam. Aalamin natin niya kung mabibigyan. Canton. Yes, may dagdag lang konti. Sige, Rodel. May pag-asa ang ating ano, ang ating masa, ang mamamayan. Kasi itong mga binigyan niya po ng ano, mga kapirahan na ito, mahihirap din na tao 'yan. Kaya ang puso niya para sa mahihirap. Although usapin ng matataas 'yan, pero ang binagbigyan nito mga taong ano lang, mabababa ang loob. Kaya pangmasa ang kanilang ano, kaya may pag-asa din tayo diyan na mabigyan ng ating masa mayroon. Ay, may nagsabi rito, Princess Lady Min Canuto. Sabi po, may aabangan daw po tayo sa June. Ay, sana nga dumating. Mabuti naman at may bago ng guest Canton. May alam ba siya? Ayun, sinasabi nga niya na si Jose Rizal ay merong isang anak na yun ang naiwan ng mga siwa. As kay Josephine Bracken, pero tinago na ho, pinatay na ho yung pangalan. Para dito sa hinggil sa kayamanan ito. At syempre ang ating Pangulo, Ferdinand Marcos, siya po ang naatasang ayusin ito. Kasi kapag yung mga kayamanang malalaki hindi po documented, kailangan mong i-enroll at nang sa ganun, ipasok mo sa sistema. Dahil hindi mo rin magagamit yun kung wala sa sistema. Mapunta pa sa maling kamay kung hindi maisaayos. Okay? So sa sobrang galing ng ating Pangulo, hindi na mismo nakita kung saan na. Canton, by the way, mayroon lang akong nasagap na balita na itong sigalot dito sa ating karagatan ay bunga din ito ng kayamanan. Ganun ba yan? Dito sa atin. Bakit? Inahalugob ba ng mga inject? Ano bang gusto mangyari ng inject? Sabi ko, kung yun ang dahilan, madali papayapain pala yan kasi yun lang naman ang habol nila. Sabi niya, pwede yun kasi ang World War II nang nangyari noon, ang nakapagpatigil lang ang Treaty of Versailles. Sabi niya. So ito, maaring matigil ito dahil sa isang tao din na may tangan ngayon ng ating kayamanan. With this warlike strategy daw ang kailangan, sabi ni King Charles. Siyempre, kung ikaw kailangan mo ng malaking pera, hahanapin mo talaga yun. Kahit may impluensya ka, talagang hahanapin mo. Marami kang makukuhang negosyo. siguro, yes. Hinanap. At pinagkaloob naman ni Prince Charles yung identity ng tao na yun. Malay natin, ha? Ang pangalan niya ay Francisco, sabi niya ano. Dito, sana makatikiman lang tayo. Ayun na nga atin. Yan ang kulturang Pilipino, yan o. Ay, pag nagpiesta lahat, imbitado. Kaya makatikim naman ng konti, o. Sana makatikim man lang ng konting ginhawa dyan sa pinag-uusapan na yaman na makakain man lang ng tama. Makakatikim naman tayo, yab-yab, no? Lalo na kapag stable ang ekonomiya. Yun lang natin ang pasalamatan na hindi mo bumabagsak ang ekonomiya ng bansa. Kahit na-COVID na nga tayo, ang dami pang nagbibigay ng bakuna. Binibiro nyo yan. Ayaw na nga ng Pilipino magpabakuna. Bigay pa sila ng bigay. Marami yung ganun. Marami yung pagkakataon na mababasa ho natin between the lines na hindi ho tayo pinababayaan. At kung saan ang dahilan, baka yan nga. paano po makasabit ng project proposal? At sino ang pwedeng kausapin? Aalamin ko sa mga darating na araw, Willie. Depende yan sa project mo, no? Sana ka, Anton, pabaya muna magsalita dahil siya ang bisita mo. Okay, thank you. Cheryl. Ito, yung tungkol doon sa project proposal, kung ano, basta pag, ang welcome naman niya lahat yung gustong humingi ng project, basta ang sagot lang niya, kaya mo ba magbayad ng bank charge? Kasi kung hindi mo kaya, huwag na tayo mag-usap. Kasi kung kaya mo, bibigyan ka niya sa project mo. Ganun ba? Yes. Okay. Ito yung sa ayon din sa kakilala mo, ha? Ito actually, itong grupo na ito, nagsimula na rin sila sa kanilang humanitarian project. So ang unang magbinipis nito mga senior at saka mga PWD. Mm-hmm. Mm-hmm. Sila. So mayroon silang unang saltada sa bawat region ay 10,000 muna na senior. Lahat, bawat region.
15,000 lahat, bawat region, kasama na ang PWD at saka senior. Out of yun that project. Yun ang unang makikinabang. Dahil dun sa project na yan. So yun ang unang project nila. Ah, okay. Direktamente mabibiyayaan. Pero hindi ito yung construction project, hindi ganun. Ah, hindi. Kasi actually, Anton, mayroon na itong mga, ano, may mga ID na sila na ang ID ay nandun, naka-attach na yung serial number ng bangko, yung bangko na mismo galing. Pero walang hihinging pera, ha? Wala. Sa ngayon, wala. Okay, okay. Okay. So, sabi ni Rose Agus, Canton, kung totoong tinulungan ang Saudi Arabia, kaya yumaman, bakit hindi nila tinulungan ang Pilipinas para gumanda ang buhay ng mga Pilipino? Hindi naghirap. Samantala ang mga Pilipino ang hirap. Sa indirectly, malaki na itulong ng Saudi Arabia dahil ang mga Pilipino since 1973 nung nagkaroon ng taghirap sa langis, eh panay punta sa Saudi, di ba? Lahat, marami nagpunta sa Saudi at guminhawa ang buhay. Yun nga lang, pinagtatrabaho. Yan ang ano doon, trade-off. Pinagtatrabaho, pero hindi ba tayo nagtataka kung bakit tinatanggap ng mga Pilipino, mas gusto ng maraming Pilipino. Eh siyempre, palagay ko, eh bahagi na yun ng deal with Apulacay na para gumanda ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Pahiramin kita ng ginto. Secure yung langis na oil supply namin, ha? Plus, yung mga Pilipino, yan ang gagawa ng mga buildings ninyo, mga infrastructure ninyo. Natupad naman. Gumanda naman ang buhay dahil nga, back home, dollar ang remittance. Joy? Yes, sir. Okay. sabi ni si Francisco, ang anak niya ay dama. Okay. Canton, walang payout na magaganap pero magiging first world country ang Pilipinas dahil kay PBBM. Sana nga. So ito gusto nila na maibos ang mga Pilipino. Maubos ang mga Pilipino. Huwag naman. Salamat naman at mga kaming senior PIWD. So, ito bang kaibigan mo, kakilala mo, mayroong organisasyon, Rodel? Mayroon, yes. Meron. Okay, okay. Sige, tayo ay magbababa na ng ating pinila, ang ating tabing. Baka meron ka pang mga pahabol, Rodel? Sige, sa sunod nating pagkita-kita uli, para mabigyan natin ng liwanag itong ating kapirahan, dasal lang tayo dahil para maiwasan yung ano, hindi kalamidad ang ating makukuha kundi biyaya galing sa taas. Sana nga. Yun lang, Canton. Okay, maraming salamat, Rodel. Yan po ang ating naging panahon. Okay. Si Rodel Villamor, ang ating pong Ilias. Rodel Villamor. Ay. Para hindi siya hanapan ng mga impormasyon pa. Baka mapuno yung kanyang messenger . Bakit may bank charge kung humanitarian naman? Siguro, ewan ko. Kasi ang banko, hindi pumapayag ang banko na utak, ibabawas yung bank charge dun sa kukunin mong pera. Talagang ano, bago i-release, papayaran mo muna. Okay, sige. Kaya yun ang kaya. Malaki yun eh, no? Oo, kung depende sa hinihingi mong pera na project, ganun din. Okay, sige. Thank you, Joy. Thank you. Okay. Okay. So, andun na tayo, 30 seconds to go. Francisco ang pinatay sa kasaysayan pero buhay. Sabay, interviewin kita ulit tungkol diyan. Alam kong may family history sa inyo na misteryoso pa rin. Baby Mabilog, Canton, sana yung Pilipino naman ang makinabang ng mga ginto ni Apulacay. Alamin natin yan ang din nating susunod. Sana po lumitaw na po ang tunay na totoong buhay na si Apulacay. Patay na po. Huwag po tayong magpapadala sa mga istorya na buhay pa si Apulacay dahil kumita na yan. Gasgas na yan. So maraming salamat po sa inyong panonood. Umabot po tayo ng 837 sa live. Maraming salamat po. Hanggang sa muling pagsasama dito sa Canton Live. Ito po ang inyong lingkod. Maraming salamat kay Rodel Villamor sa pagpapaulak.
Hanggang sa susunod, isang magandang gabi ang aking iniiwan sa inyo. Bye! Ano na ba ito?